Maraming mga netizen ngayon ang tila hindi nag-agree sa mga opinyon na sinabi nga ni Christopher Meen sa kanyang show. Marami kasing binitawan ng mga opinyon si Christopher Meen, lalo na kay Kat Alano. Matatandaang nang lumabas muli ang kasong rape laban kay Vong Navarro na isinampa ni Denise Cornejo, ay muli ding lumabas si Kat Alano at sinabi nga niyang justice served after 17 years. Sa puntong ito ay maraming netizen iwasan daw ang victim blaming. Sinabi kasi ni Christopher Meen na kailangan panindigan ni Kat Alano kung talagang ni-rape siya ni Vong Navarro at ang initial daw na reaction ng isang babaeng ni-rape ay dapat mag-report agad sa kinauukulan. Ayon sa ilang mga netizen, hindi madali sa isang babae na amining na-rape siya dahil ito nga ay tila kahihiyan sa kanyang pamilya at iniingatan din ng mga babae ang kanilang reputasyon lalo na't makaapekto ito sa mga taong malalapit sa kanila. Ayon sa isang netizen, ayon sa ating saligang batas, kung ikaw ay na-rape, pwede kang mag-file ng kaso laban sa rapist mo, pasok hanggang 20 years. Sabi pa ng isang netizen, ang rape, napakahirap patunayan yan, napakahirap maglabas ng ebidensya dahil ginagawa ang crime ng tago at ang victim at rapist lang ang present. Hindi basta lumalabas ang babae na nare-rape dahil sa kahihiyan, lalo na kung ang rapist ay mayaman o maimpluensya o sikat na maraming magtatanggol. Dito pa sa Pinas, uso ang victim blaming. Lalo na at popular ang aakusahan kaya natatakot ang mga babaeng lumantad agad-agad. Isang patotoon ang rape case ni Vong, lahat ng nagsabing ni rape niya ay sa damukal na bashing ang napapala imbes na tumigil muna ang mga basher dahil hindi naman alam kung ano talaga ang nangyari. Pwede tayo magmarites muna, min pag-usapan ang mga balita pero huwag judgmental. Korte lang ang pwedeng maghatol kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kaya naman ayon sa mga netizen, sana daw ay hindi one-sided si Christopher Meen pati na rin ang mga kasama nito tungkol kay Kat Alano dahil mahirap din daw ang pinagdadaanan ng mga na-rape na babae. Ayon pa sa isang netizen, masyado kayong one-sided, sana di mangyari sa isang mahal nyo sa buhay. Kaya walang nagsasalitang babae na na-rape kasi huhusgahan lang siya. Sino bang babae ang gustong pag-usapan ka at husgahan? Ano yun? Gusto mo lang magpasikat? Ang hirap lumantad pag rape victim kaya tumigil kayo mga marites. Totoo yan, instead na makakuha ng simpatsa ang rape, na bash pa. Matatanda ang marami kasing basher ang lumabas kay Kat Alano na ngayon nga ay sinisisi pa ito na bakit ngayon lang daw nagpapakita or nagpaparamdam. At tinawag pa nga ni Christopher Meen na sausawera si Kat Alano dahil nakikisausaw lang ito every time na may lumalabas daw tungkol kay Denise Cornejo. Sabi pa ng isa, precisely why rape victims don't report because precisely of this kind of judgment. Contrary to what Ms. Fermin said that rape victims' is first action is to report what happens to them. That's very contrary to reality. Rape victims generally don't report their case because of this type of actions by others. Please try to be fair and withhold judgments for the sake of rape victims who get more scared precisely of how people treat rape victims that they are treated more like the perpetrator rather than a possible victim. Sabi pa ng isang netizen, Christy, not all victims of rape have the guts to seek justice and not all using ang Diyos ang saksi is telling the truth. And not all gentlemen and nicey-nicey to people ay mabait na. A serial killer sometimes look innocent but a demon inside. Till someone is not yet guilty to the crime committed, the person is still innocent. Maging maingat din po tayo sa pagkomento lalo na't ang topic is rape. A rape is a rape. Sa puntong ito ay tama ang sinabi ng mga netizen na tanging husgado lang ang makakapagsabi kung totoong guilty si Vong Navarro or hindi. Tama rin naman si Christopher Meen na kung meron daw talagang issue si Kat Alano tungkol kay Vong Navarro at ang kasong rape, dapat daw ay tuluyan na itong magsampa ng kaso dahil pasok pa rin naman sa period na kung saan nga ay pwede pang magsampa ng reklamo laban kay Vong Navarro. Sa puntong ito ay maraming netizen ang talagang excited ng malaman kung ano talaga ang nangyari, kung guilty ba si Bong o hindi. Well, ano po masasabi niyo sa story na ito?